Laking gulat ng magulang nang malaman ng kanilang anak ay isa palang reincarnation ng dating piloto ng World War II. Nagulat sila at namangha sa kinakita nila dahil ang anak nila ay nagdo-drawing ng mga eroplano yung panahon ng digmaan. At hindi lang yan, tinukoy din ng anak nila kung ano ang pangalan ng dating niyang eroplano maging ang piloto nito. At hindi lang yan, dinescribe pa ng anak nila kung ano ang dating niyang pangalan na isa siyang piloto at kung paano siya sumakabilang buhay. Ito ang maganda, ito mas maganda, pakinggan nyo. Dito lang yan sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anuman kaalaman. Simulan natin. Malamang, marami na kayong narinig na tungkol sa reincarnation. Maraming kwento ang lumabas sa mga magkakaibang dahilan na tungkol dito. Ngunit ang kwentong ito ay medyo kakaiba sa lahat dahil may mga patunay na talagang sinasabi nila di umano'y nag-reincarnate ang isang piloto sa kanilang anak na lalaki. Ang kwentong ito ay totoong nangyari at hindi ko kayo hinihikayat na maniwala. Siyempre, nasa sa inyo pa rin ang pagpapasya kung maniniwala kayo o hindi. Noong 2004, ipinalabas ng ABC News ang isang malalim na kwento ng reinkarnasyon tungkol sa kanilang anak na 6 na taong gulang na lalaki na nagngangalan James Leninger na sa edad na 2 ay nagsimulang magkaroon ng mga pagpapakita at mga senyales na palatandaan na nabuhay ang kanilang anak noon pa sa nakalipas na mga panahon sa ibang katauhan. Nagsimula ang lahat ng ito yung mga panahon, ang anak nila ay nasa edad 18 buwang gulang pa lamang nang maisipan ng pamilya na bumisita sa isang museo ng digmaan. Napansin nila ang kanilang anak ay labis na humaling sa mga eroplano dahil ang nasabing museo ay may mga eroplano doon na pangdigma. Matapos noon, sa mga sumunod na araw ay madalas na managinip ang kanilang anak tungkol sa mga eroplano. Ikinuwento ng kanilang anak kung ano ang napanaginipan niya. Sabi ng anak nila, nananaginip siya na nasusunog na eroplano na bumabagsak ito. Matapos niyang mapanaginipan ito, magigising siyang sumisigaw at tila kinakabahan at sinasabi ng kanilang anak na airplane crash, plane on fire, little man can't get out. Mga ilang araw pa, ang anak nila ay nagdo-drawing ng mga larawan na mga labanan at ginuhit niya kung papaano siya sumakabilang buhay noon. At ang nakakagulat dito, matapos niyang i-drawing ang lahat, pinipirmahan ng kanyang anak ang bawat drawing niya. Nakalagay sa pirma ay James 3 na sinasabi na siya daw ang pangatlong James. Dahil ang pangalan pa naman ng kanilang anak ay tugma din sa pangalan ng dating piloto. Habang ang kanyang mga magulang ay nag-uusap tungkol sa nangyayari sa kanilang anak, sinimula na ni James na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang dating buhay bilang fighter pilot ng World War II Pacific Campaign. Laking gulat ng kanyang mga magulang dahil hindi lamang pinangalanan ni James ang uri ng eroplanong kanyang minamaneho dati, kundi pati rin ang pangalan ng carrier ang pinangalanan niya. Pinangalanan niya rin ang isang piloto na si Jack Larsen na nakasaksi na kung papaano siya sumakabilang buhay noon. Ang lahat ng mga pahayag na ito ay napatunayang bilang mga totoong katotohanan na pati ang pangalan ng eroplano at piloto ay tugma sa sinasabi ng kanilang anak. Palaunan ay nakilala ng kanyang mga magulang na si James M. Houston Jr. pala ay bilang ang tanging piloto mula sa USS Natoma Bay na sumakabilang buhay sa labanan na siyang inilalarawan ng kanilang anak. Na pinaniniwalaan nila yung ang nag-reincarnate sa katauhan ng kanilang anak ngayon. Natunto ng kanyang mga magulang si Jack Larsen, ang dating piloto ng eroplano, at nakumpirma na nakita niya ang pagtama at pagbagsak ng eroplano ni James Houston noon. Nakipag-ugnayan din sila sa kapatid ng dating piloto mula sa kanyang dating buhay. Kinumpirma ng kapatid na babae
ang mga pahayag na ginawa ng anak nila ay tungkol sa kanilang pamilya at totoo lahat. Ang babae ay kumbinsido na si James ay ang kanyang kapatid na reincarnated. Sa kalaunan, ang kanyang mga magulang ay naglathala ng isang libro tungkol sa kwento ni James. Ngayon mga kamunte, ano ang inyong masasabi? Dahil nakakapagtaka na paano nalaman ng anak nila ang pangalan ng eroplano at pangalan ng piloto at yung mismong digmaan at kinumpirma ng kapatid ng piloto na totoo ang sinasabi ng kanilang anak na talagang wala namang pinagsabihan yung magulang o napanood yung anak nila ng panahon ng digmaan na yon, no? Para sa aking opinion mga kamunte, ako ay hindi kasi niniwala sa reincarnation. Pero nangyayari talaga ito at di maiwasan ang kwentong ito na nangyayari sa totoong buhay, eh ang masasabi ko lang syempre, ang dapat natin paniwalaan pa rin ay ang Biblia. Kung may lumabas naman ganito, eh lumabas na to. Ibig sabihin, wala na mababago doon. Pero hindi to ang sapat na dahilan para tayo ay maniwala sa reincarnation kasi minsan may mga nilalabag sa Biblia na ang kung paniniwala natin basta-basta ang isang bagay na atin nakita at narinig, no? Kayo na pala ang humusga at humatol kung kayo ba ay maniniwala at ko kayo pinipilit na maniwala o hindi, no? Nasa akin lang, in-explain natin, binatid ko sa inyo ang magandang talakayan na to na matututunan, edukasyon, karunungan at kaalaman, no? O papaano, maraming salamat, Hari ng Muntinlupa, proud Muntinlupeño, boom Pilipinas, proud. Hanggang sa susunod, mahal ko kayo lahat, paalam.